So what's up mga ate at kuya, papasok na tayo kung loloobin baka bukas or sa mga susunod na araw. So check upin na natin yung motor natin, matagal kasing hindi na patakbo. Puro silinya-silinya daw lang pagpapainit ng motor. Ngayon, check upin natin, baka kasi syempre, baka may mga lumutong na mga hose, di ba? So check upin natin, lalo na yung langis natin. Pero itong sa akin kasi, ang ginawa ko mga ate at kuya, nung bago mag-lockdown, or during lockdown pala, siguro mga isang araw, dalawang araw nung lockdown, inano ko na siya, change oil ko na siya. Kaya, bagong-bago pa yung langis niyan. So, pwede pa nating magamit yan. Siguro after ng mga, siguro isang buwan pa, or ilang kilometer pa, mga 2,000 kilometers na takbo niya, ay change oil na agad natin. So, ganun kasi yung ginagawa ko mga ate at kuya. So, alilinisin natin para ikukondisyon natin mga ate at kuya. Check upin natin yung mga ilaw, baka kasi may dagang pumunta, di ba? Kasi mahirap naman pagka nakakain ng daga yung wirings mo, di ba? Dahil naka-stack nga doon sa may parking. Kasi yung mga daga, mga malulupit yan. So, pagka tumatakbo ka, wala ka palang brake light, wala ka palang tail light, di ba? Wala ka palang headlight. Tsaka mo lang malalaman pag nahuli ka na, wala ka nang madadahilan. So, kailangan be responsible as a driver or motorcycle driver. Kahit ano na namang sasakyan yan, na bago mo patakbuhin yan, dapat sinecheck up mo muna yung mong sasakyan mo, di ba? So, ganun tayo mga ate at kuya lagi. So, tara, lilinisin natin mga ate at kuya. Kasi, papasok na tayo para iwas aberya. Lalo na ngayon, napakahigpit, di ba? Dadaan tayo sa mga boundary ng bawat bayan, ng bawat probinsya. So, kailangan natin ng sigurado tayo doon sa motor natin na dala. Para wala din tayong habang tumatakbo tayo, eh, wala tayong saloobin, di ba? Kasi ang hirap ng nanakbo ka, may naririnig kang mga kalansing doon sa motor mo, nag-aalala ka eh. Tapos hindi ka pa sigurado doon sa baka mamaya may madaanan ka pang checkpoint na baka mahuli ka. So kailangan, kompleto ka palagi. So ano ang kailangan nating ihanda mga ate at kuya? Kailangan nating ihanda syempre yung ORCR ng motor natin. Dapat lagi tayong mayroong copy niyan. Dapat yung lisensya natin, syempre kailangan nating dalhin yan palagi. Yung mga tools natin mga ate at kuya, kaya huwag nating kalilimutan yan, mahalaga yan. Lalo na yung mga na-stack yung motor, di ba? Kasi hindi natin alam kung may masisira doon sa motor natin. Mahalaga yung tools natin. So, check upin natin yung mga langis, di ba? Yung lahat niyan, kailangan check upin yung gulong. Lalo na yung gulong, napakahirap niyan mga ate at kuya. Kailangan nyo magdala ng reserva na interior, tsaka ng bomba. So, sa mga susunod nating vlog mga ate at kuya, papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng top box ko. Mga tools para kahit tayong masiraan o maplatan sa daan, ay meron tayong makakatakbo pa rin tayo ng pang-emergency lang naman mga ate at kuya. So, yun lamang mga ate at kuya. Lilinisin ko muna yung motor ko. Hanggang dito muna. Yung motor natin, Honda Wave 110R. Ayan, medyo gusgusin na yung itsura. 2018 model to mga ate at kuya. Yung ganitong motor. So, hanggang dito lang mga ate at kuya. Thank you so much po sa inyong panonood. Linisin ko muna yung motor natin, ihanda natin para sa ating pagpasok. Kayo din, maglinis na kayo, mga ate at kuya. Tara, para gwapo yung motor natin. Para kahit hindi tayo gwapo, yung motor natin, gwapo. Naka-helmet naman tayo. Pag nakita nilang gwapo yung motor, isipin nila, gwapo na rin tayo. Kahit hindi, di ba? Ganun lang naman yan eh. So, tara, linis na tayo. Ang ginagamit ko lang sa paghugas ito, Max Glow. Itong mabula kasi ito eh, tsaka tanggal din yung mga stain nito, di ba? Tsaka yung mga langis-langis. Di ba sa pagsaplato, yung mga langis. Tanggal nito eh.
So dahil wala naman tayong host, ginagamitan ko lang siya ng kamay muna. Binabasa ko, tinatanggal ko yung mga kabuki, yung mga bobuhangin bago ko sabunin. So, di ba? Ganun lang naman yun, mga atit kuya. Nalagay na ako dito sa timba. So, ibang sponge naman yung gagamitin natin dun sa mga ilalim para hindi magasgas. Kasi inuna ko yung flarings. Tapos,
para hindi magasgas yung ano yung flavorings natin. Kailangan ibang sponge yung gagamitin natin doon sa ilalim. Saka huwag yung natin balikan, di ba? So ayan na siya mga ate at kuya. 'Di ba? Malinis na siya. Tanggal na yung mga buha-buhangin. So hindi natin lalagyan ng magic gatas dahil nilinis lang muna natin siya. Saka na natin lagyan ng magic gatas dahil mukhang timing yung ating paglilinis. Tingnan niyo yung langit. Kumukulog at kidat-kidat pa. So, mukha na timingan natin mga ate at kuya. So, hanggang dito na lang muna. Tatakpan na lang muna natin. Thank you sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe. At update ko kayo sa mga susunod pang gagawin nating video dito sa ating Honda Wave 110R. Once again, ito ang ate at kuya TV. Please subscribe po. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng video na aking ginagawa. Salamat po.